kayo. At isa nga sa mga pangunahing dahilan ng paghihiwalayan o hindi pagkakaintindihan ng mga mag-asawa ay yung usapin tungkol sa pera. Ang alam ko talaga marami naghihiwalay dahil sa pera. Pero paano nga ba ito maiiwasan? Alamin yan sa ating kasamang resident financial expert, ang Executive Director ng Colayco Foundation at General Manager ng KSK Co-op na si Mr. Armand Benko. At eto nga, good morning sa iyo. Mainit ano yung usapan kanina. Pero bati muna tayo sa kanila ng isang mainit na magandang araw sa lahat ng kababayan natin na nanonood. Ano-ano nga ba, Arman, yung dahilan kung bakit pinag-aawayan ang pera? Okay. I can summarize it sa tatlong bagay. Mm-mm. Yung communication, control, at yung extended family. Yun yung parang source ng mga dahilan kung bakit nag-aaway tungkol sa pera. Una, yung communication. Yung iba sinasabi na, hindi, lagi namin pinag-uusapan yung pera. Pero ang punto doon, kung paano nila pinag-uusapan, kailan nila pinag-uusapan. Una, nabanggitan natin dati dito, pag nag-uusap kayo tungkol sa pera, do not involve any emotion as much as possible. Kasi miski na masayang-masaya ka, hindi naman dodoble pera mo. Magalit ka, mag-usap kayo ng pagalit, hindi naman mababawasan ang utang mo. So pili ka ng magandang pagkakataon kung kailan nyo pag-uusapan ang pera. Huwag sa hapagkainan, huwag kapag nagtawagan sila long distance at pinag-uusapan niyo mga problema sa bata, problema sa bahay, biglang pag-uusapan niyo yung pera under a cloud of may problema. So piliin niyo yung makalmante kayo, maayos ang usapan, yung kinarip pumasa ang anak o mataas ang grado, maganda ang balita, saka niyo pag-usapan yung tungkol sa pera. May timing pala yun. May timing kasi kapag sinamahan mo kagad ng emotion, you tend to isara kagad yung damdamin mo o yung rational thinking mo about pera. Napansin ko may mga mag-asawang may kanya-kanya silang pera. May panggasto si wife, may panggasto si lalaki. Pumapasok diyan sa pangalawang dahilan yung control. Oh, okay. Yung So communication, pag-usap lang po kayo at mag-usap ng maayos. May it be about parenting, ang inyong pagsasama or iba pang bagay sa inyong pag-aasawa. Pag sa pera, importante mag-communicate. Yung pangalawang si yung tinatanong mo Bernadette, control. Pag minsan doon nagkakaproblema, sino ang hahawak? Sino ang magdedesisyon? Iba rin po yun. Kung sino yung hahawak, iba yung nagdedesisyon. Marami ako nakita na maayos ang buhay pinansyal nila mag-asawa. Isa ang iba yung humahawak, iba yung nagdedesisyon. So parang may nag-check and balance. Tapos magkaroon kayo ng spending limit. Ano yung spending limit? Ito yung pag ginastos ko, hindi na ako magkailangan magpaalam sa'yo. Kinari, kung gagastusin ko lang naman, 200 piso pambili ng t-shirt ko. Hindi ko na kailangan itanong doon sa asawa ko na okay bibili lang ba? Okay lang ba? Kasi nandun pa ako sa aking spending limit. Mm-hmm. Tapos mag-identify kayo yung sinabi mo kanina, yung mine, yours, and ours account. Mm-hmm. Either bank account or spending account. Ano yung sa'yo lang, ano yung sa'kin lang, ano yung para sa ating na pareho. Tapos kung nag-uumpisa pa kayo, kinari, bata pa lang, maaga pa ang inyong buhay pag-aasawa, try to switch roles. Kung yung isa dati ang nagdedesisyon, yung isa ang humahawak, subukan nyo after 6 months, palit naman. Tingnan nyo kung sino yung mas maayos na, mas magandang roles for each other. Kung saan mag-work. Kung saan at yung nabanggit mo, extended families. Kanina merong nakarelate, yes. Hindi na daw niya natutulungan ang pamilya, yes, niya. Yan yung panghuli. Issue yan sa pera kapag yung extended family. Siyempre, may pinanggalingan tayong kanya-kanyang pamilya. Oo. Pag yung naging asawa mo, siya yung breadwinner or siya yung tumutulong dun sa family niya noon, sa mga kapatid o magulang niya noon, dapat matanggap. Kasama yan dun sa communication. Kasama yan dun sa spending limits. Mag-agree kung hanggang saan kailangan o pwedeng tumulong. As far as personal finance sa mag-asawa, ang pinakakulang lagi, yung common goals sa pera ng mag-asawa. Pag minsan, baka hindi natin kailangan pag-usapan yung tungkol sa diborsyo hindi ka agad doon pupunta kapag merong malinaw na goal yung mag-asawa sa kanilang mga anak,
sa kanilang pera, sa kanilang buhay sa hinaharap. So, importante lagi na may goal. At saka, yun nga, again, pinaka-importante yung nag-uusap. Nag-uusap, oo, yes, hindi yes. Nagtatampuhan na lang bigla, yes, diba? Yes. Para maintindihan kung ano yung pinanggagalingan ng bawat isa. At kung kayang isama ang mga bata sa usapan, basta marunong na mag-arithmetic ang bata, isama niya na sa usapan para alam niya na ang pera ay hindi galing sa balong malalim, meron din siyang limitasyon. Salamat, Yo Arman. Maraming salamat.